Senator, naulat na namin yung mga naging pahay niyo sa press con niyo kanina. Pero sa inyo ba talagang pakiramdam ay nandito na? Hindi lang base doon sa mga nabasa ninyo. Meron ba kayong pakiramdam na nandito na nga po ang ICC at nag-iimbestiga? Ang kung pagbabasehan natin yung mga marites-marites lang, ay marami na nagmamarites sa atin. Pero we need confirmation, official confirmation coming from this government na kung talagang pinapasok nila, din dapat magsabi sila. Yun lang naman sa akin. Kung totoo yun na nakapasok, din wala, ano pa magagawa namin? Andiyan na, kung nakapasok at nakalabas na, tapos na nga, nakalabas na daw. That's according to them. Sir, why is it important na maging transparent yung Malacañang o yung buong gobyerno tungkol dito sa pagpasok ng ICC? Kanino po ba ninyo sinasabi na dapat magsabi sila? Kanino nila dapat sabihin? Sino sa kanila dapat ang magsalita? Gobyerno, subject to investigation, subject for the investigation is the former president at isang sitting senator of this republic. Kami naman ay, kahit na sabihin mo, citizen Duterte na lang yan or citizen Bato yan, citizen pa rin kami ng Pilipinas na kailangan rin naman ng kahit kunting pagtingin ng gobyerno. Mm-mm. Hindi naman kami nagmamakaawa, no? Pero sana lang bilang Pilipino, ma-informahan din sana kami kung inalaw na nila because merong mga previous declaration ng Pangulo na never siyang papayag, hindi pwede makapasok ng ICC. Kaya nga, kung nagbago man ang stand nila, magsabi sana sila para kami naman, kami mga Pilipino, ay makapaghanda rin para sa anong gagawin namin, kung anong dapat namin gawin. Mm-mm. Pero nabanggit nga po ninyo kanina, sir, una naman ang sinabi po ng administrasyon, hindi sila naniniwala na dapat pumasok dito eh. But it seems na naiiba po yung tono ngayon. How should we interpret this, sir, yung pagbabago ng tono? Well, I'm just, ako'y naghihintay lang talaga ng official statement coming from Malacañang kung talagang pinayagan nilang pumasok at pinayagan nilang mag-imbestiga. Yun lang naman ang sa atin. Kung nagbago man sila din, ang sa akin lang dyan is you want me to say it bluntly kung anong tingin ko sa gobyerno na ito kung nagbago yung kanilang stand. Ang masasabi ko lang is laban bawi itong gobyerno na ito kung nagbago yung kanilang position. Mm-hmm. Laban bawi ito. Hindi ito laban bawi nga. Nagbabago. So, yun lang, masasabi ko. Para sa mga kakatunin na, no, lalo lang sa yung nasa na 92.3 Radio 5 True FM, kausap po natin si Senador Bato de la Rosa. Sir, si Chicky Verhel po ito. Kanina, no, sinabi po ninyo, kung nandito na nga po yung ICC sa bansa, dapat sabihin na nila. Kasi ano pang magagawa namin kung nandito na? So, go ahead, sir. Yung nga, sabihin nila, siguro karapatan rin naman namin, no? Okay, hindi lang karapatan, kundi with all due respect siguro naman, Pilipino kami, we also need the protection coming from our government. Mga Pilipino kami, hindi kami mga banyaga eh. So siguro naman, kailangan rin namin ng, okay, huwag natin sabihin protection. Huwag natin sabihin protection, baka sabihin nila, hindi kami karapat-dapat ng protection from the government. Huwag natin sabihin ng protection. Yung information lang sana na masabihan kami kung inalaw nila para alam namin yung aming gagawin, di ba? Oo. Pero sir, ready naman po. Kung sakaling ano, kasi sinabi nga nila, December pa, nandito na. In fact, nagkaroon na ng initial investigation. Sabi ni Antonio Trillanes ay very, very soon, baka magkaroon na ng warrant of arrest. Handang-handa naman na po tayo. Walang takot po. As I have said, ready ako all the time kung ano mangyayari. Hindi ako magtatago. Kung andyan sila, ang tanong lang dyan kung mag-cooperate ang ating gobyerno. Kasi these are two different actions, no? Yung action na pag-allow sa kanila na mag-imbestiga dito is one action. Yung
kung maglabas ng warrant yung umarest yung ICC at mag-operate ang gobyerno na uhuliin kami, then that's another action. Yeah. Diba? Two separate actions yan eh. Baka sa, hindi natin alam, mahintay ng assessment, mahirap ang unahan ng gobyerno natin. Kung hintay lang tayo, kung sabihin ng gobyerno, mag-cooperate kami, we will implement the warrant of arrest, then titingnan natin what will happen next. Senator, yung inyong panawagan kanina is for the government to be transparent about yung entry ng ICC dito. About a month ago, mga Nobyembre actually, more than a month ago, ay nagkaroon kayo ng pulong with President Bongbong Marcos. At happy daw, sabi nyo, happy kayo doon sa naging resulta ng pag-uusap nyo specifically about ICC. So, meron bang chance na humingi ka ulit ng audience with him para maklarify talaga ng gusto itong mga gusto nyong mga itanong sa kanya tungkol sa ICC? Hindi na siguro. Uhintay na lang ako kung may nung anong public, anong kwan, official statement na magagaling sa kanila. Mahirap na sige, kwan, baka maguguluhan lang yung presidente kung tatanong-tanongin pa natin. Maghintay na lang tayo kung anong public announcement na gagawin nila, yung official announcement kung meron man.